lang. So yun guys, dahil month yata ng Feb, ganito mga topic natin. Hindi, joke lang. Ano, isa na naman tong relationship topic. Kasi sabi nila ang year of the ox. Oo. Sabi lang ha. Ang year of the ox daw ay year of heartbreaks. Huwag naman sana. Pero, diba, parang siyempre positive lang naman tayo, naman yung mga masasama. Pero, siyempre, hindi naman natin may iwasan. May mga ganun talaga. Sabi nga nila, people come and go. Okay, no, kaya ito. Totoo naman yun. Okay. Acceptance lang. So, ang topic natin ngayon is, ano nga ba ang mga advice para sa mga brokenhearted? Bakit naman may iba kusilap ka? Ayun. Ano yung mga pwedeng gawin? Ano dapat gawin ng mga iniwan? Ganun! Ganun, advice yung mga nang iwan. Ano naman yun? Iiyak mo muna lahat, girl. Yun, oo. Parang namnamin mo yung... Grabe naman sa namnamin. Hindi, pero hindi, seryoso. Hanggang hindi mo... Parang danas na danas ko naman to. Hindi, hindi. Ano lang. Magkakaiba kasi tayo ng point kung paano. Parang sa, akin, kung ako yung ganun, labas mo lang kung ano yung ano. Effective yung damdamin mo yung sakit. Para makaiyak ka ng makaiyak. Damdamin mo yung sakit. Iyak mo lang. Mapapagod isipin ka din. Isipin mo yung mga, siyempre, last na. Kumbaga, i-set mo yung sarili mo na isipin mo na lahat yung mga last na, yung mga masasayang araw niyo, gano'n, parang gano'n. Pero di. Parang basta gano'n. Oo. Basta yun, effective yung gano'n. Tsaka siyempre, habang mas maganda, hindi, kumbaga, ang effective nung habang umiyak ka, gano'n. Siyempre, hindi, pag hindi mo na kaya, gano'n. Parang naging sa akin, biglang gano'n. Habang umiyak ka, gano'n, mag-pray, parang i-pray mo na alisin mo to. Kasi parang hindi ko kaya, parang sakit-sakit, parang gano'n. Parang hindi mo namamalayan Nawawala na. Nawawala na. Parang feeling mo na lang pala nalulungkot ka na lang kasi siyempre nasanay ka na. Yeah! Nasanay ka yun na nandyan siya. Ganun. So, ang second is, pag naiiyak mo ng lahat, mahalin mo na ulit yung sarili mo. Lahat ng nawala nung minahal mo. Movie yun, ano yun? Hindi ko alam. Meron yun palabas. Parang, matanda. Basta movie yun, guys. Ano, parang sa akin, after, anuin mo? Harapin mo ulit yung sarili mo. Kasi, sigurado nung naging kayo, nagbago ka, inalign mo yung buhay mo sa kanya. Sinunod mo. Hindi naman sinunod siguro, pero mostly, kung ano ka dati, kung ano ikaw, marami doon. Maaring bawal ka ng mag-short ng maikli. Maaring bawal ka ng bumibig. Yung mga ganon. Kumbaga parang, anuin mo yung sarili mo. I-enjoy mo. I-enjoy mo yung sarili mo na feeling mo, sabi nila, feeling mo, wala nang mamahal sa akin kapag broken ka ganito. Pero, yun nga, isa sa mga nawala, ikaw. Mm-hmm. Ikaw sa sarili mo, kailangan mahalin. Hindi mo kailangan ng iba para makapag-move on. Mm-hmm. Totoo yun. Makapag-move on. Hindi mo kailangan ng iba para, syempre, idadamay mo pa. Sabihin mo rin doon sa bago, mahalin ka ganito. Pero ang totoo, hindi pa. Parang unfair naman sa kanya kung sakaling ganun. Kumbaga. Kaya, i-enjoy mo mo. Kumbaga, ibigay mo yung love na dating ibinibigay mo sa kanya, yung time, yung effort, kumbaga. Ibigay mo sa sarili mo na lang muna kasi wala ka niyan dati. Nakawas lalo kang kawawa kung gano'n kasi hindi ka na nga, iniwan ka na nga niya, gano'n, niloko na ka, or ano man. Tapos, ikaw mismo na sarili mo, hindi mo gusto yung sarili mo. Hindi mo mahal yung sarili mo. Kahit ikaw, pinapahirapan mo yung sarili mo. Sabi nga nila, love starts with oneself. So, mahalin mo muna yung sarili mo to be able na maibigay mo ulit yon para sa tamang tao. Kailangan buha muna ulit. Yeah. Pero, syempre, yung mga nangyari, lesson na yun. Kailangan, iset mo sa sarili mo na
kailangan yung sakit na naramdaman mo ngayon, eh hindi na kasing sakit sa susunod. Kumbaga, basta ang mahalaga, syempre sa relasyon kailangan, hindi masamang ibigay mo lahat. Ibigay mo yung sobrang mahalin mo, ganito, hindi masama. Kasi, pag naghiwalay kayo, kumbaga, masakit o ganun, pero... Walang regrets. Yun, walang regrets talaga. Na sana ganito ko siya noon, sana walang ganun. Hindi ikaw yung nawalan, girl. Yes. So, ang pangatlo is, spend time with your family. Isa naman malaking, sa malaking tulong yun. Kasi, syempre, nung nagkaroon ka ng ganun, malamang sa malamang, kung dati every weekend nasa bahay ka, baka every weekend nung may jowa ka, lagi kang nasa labas, sama yung mga kaibigan mo, barkada mo, hindi ka na nagsistay sa bahay, hindi mo na nakakamusta yung aso nyo, hindi mo na alam kung anong nangyari sa bahay nyo. Kahit ganun. Kasama mo sa loob ng bahay, hindi mo na nakakamusta kasi... Ayun. Lagi kang nasa labas, busy ka, lagi kang may kachat, yung ganong feeling. So, ibalik mo yon. Balik mo yung bonding. Kung may bonding kayo dati, baka dati lagi kayo nagbabonding ng kuya mo or ng ate mo or ng kapatid mo. Marami na pala kayong mga bagay-bagay na hindi napag-uusapan. Mm-hmm. Tsaka, pamilya mo pa rin yung nandyan. Kahit anong mangyari. Hindi pa naman kayo mag-asawa. Walang, kumbaga parang walang ibang gamot, siguro. Parang mas masahit pag sila yung nawala. Totoo. So, ang pang-apat naman ay pang-lima na. Ang pang-lima naman is bakasyon. Pwede bakasyon. Pumunta ka sa ibang lugar, kung kaya naman ng budget, pwede hindi. Hindi naman kailangang sobrang mahal. Pwede naman siguro yung, kunwari, sobrang lapit lang, tapos overnight lang, ganun. Hindi naman siguro kailangang... Para makahinga ka lang, kasi nandun ka sa lugar kung nasaan kayo lagi dati. Para feeling mo kasi parang umiikot yung mundo sa ngayon inyo. Hindi mo man lang makikita mo yung lugar yung space ng bahay niyo na nandito siya dati ganto ganto kasi sa akin dati biglang ganun dito to icon lang parang hindi ko pa kayang hawakan yung mga gamit niya ay talaga hindi ko pa kayang hawakan yung gamit niya kasi basta ganun kahit ganun lang. Parang hindi ko kaya. Parang ganun. Oh! Dati. So, next naman. Mapunta na tayo sa huli. Huli na ba to? Ano ba to? Forgiveness. Hindi pa yan. Ito muna. Learn new things. Learn new things. Siguro, i-discover mo yung sarili mo. Diba sabi namin is, buuhin mo yung sarili mo. Parang, siyempre, kung dati, lagi kang nasa bahay, mahilig kang magbasa, ikaw na yun eh. Ngayon, parang, learn new things. Kung dati, mahilig ka lang magbasa, bakit hindi mo subukang mag-music naman? Or, gusto mo mag-hike? Or, ibang activities na hindi mo pa natatry? Pwede mong i-discover yung sarili mo kasi ilagay mo yung time mo doon. Naniniwala ako na time. Lahat ng tao, meron silang sariling, iba pang, parang kumbaga, parang may bago sa atin na hindi pa natin nasusubukan. Malay mo, ito yung susi para mabuksan kung ano man yung hidden talent mo. Malay mo, doon ka din makakita ng dawan mo ulit. Dawan, ang pakadaming dawan. Tapos, so, hindi naman masama. Hindi naman masamang magpan na maniwala na meron ulit, nandiyan ulit. Kasi, hindi ka naman tao kung hindi ka naman. Ang ano lang doon talaga, ano, prepare ka lang siguro na dapat natututo ka sa mga pagkakamali kung meron man, kung ano mang naituro nung nakaraan, namnamin mo yung lesson na yun para sa susunod, hindi mo na ma-feel yung ganun kasakit, katulad niya yung sinabi ni ate. Hindi naman masama. Ang importante lang, alam mo na nagmamature ka doon. Kasi sabi nga nila, there's no greater teacher than life experience. Totoo yun. Pero kung kaya mo namang i-prevent na hindi ka na pumunta doon, syempre alam mo nang bangin yun, tatalunin mo. Ay, mataas kaya to? Ano kaya to? Pwede kayang talunin? Hindi naman ganun. Parang ang ano lang eh, kung ano man yung nasubukan mo na, sana magtanda ka na doon. Lalo na kung alam mong may pagkakamali ka rin naman. Hindi. Tsaka,
ikaw yung last. Dami na naisip eh. Sa'yo itong last. Itong pinaka-importante kay ate. Forgiveness. Ay, huwag naman. Ay, ganun ba? So, yun. Forgiveness. Ganun. Ayaw niya ipasabi. Ayun, patawarin mo. Pero! Patawarin mo siya. Patawarin mo yung sarili mo. Ganun. Patawarin mo siya kasi siguro kung namin nasaktan ka niya. Oo, na kasi nasaktan ka niya. Alisin mo na yung galit na kasi kung tutusin sa libro, close book na siya. Tapos na yung kanyo. Tapos na yung mga pages niyo. Yes, naman sa na pages. Yung, tapos na yung kwento. Nakasulat na. Oh. Tapos na yung kwento. Andun na yun. Kaya, move on na ba? Mm-hmm. Hindi mo mahanap yung sarili mo kung andun pa din yung galit. Andun pa rin yung galit. Andun pa rin yung sama ng loob. Ikaw din. Yung sarili mo din. Patawarin mo na rin. Kasi for sure, ano eh, kung siya nasaktan ka niya, may pagkukulang ka din. Wala namang perfect. Tanggapin natin na tao tayo. Hindi porket ikaw yung sakit na sakit, eh, ikaw yung victim. hindi ganun ang buhay. Maaaring mas nasasaktan ka kasi mas sensitive ka pagdating sa ganong topic, siya eh mas kaya niya lang, or maaaring ikaw pinapakita mo lang na ganon, siya nasasaktan din siya, pero ang totoo, may mali ka din, may pagkukulang ka din. So patawarin mo yung sarili mo. Patawarin mo. Ganon. So yun. Napakalungkot ng mga topic natin. Nakakainis. Ang bibigan. Parang hindi ka lang nabibigatan. Hindi mo naman masyadong na-feel yung mga ganito. Hindi, magandang nararanaan na ako. Part ng pagiging mature. Ng maturity, yung masaktan ka, tapos ma-move on ka. Hindi lang naman siguro sa love life to. Kunwari, sabihin natin, meron kang isang trabahong gusto, biglang nagka-hiring, lahat ng effort mo, ginawa mo, tapos so, ang ending, hindi ka natanggap. Di ba masakit din? Masakit. Tapos naiinis ka. Nandun yung galit, nandun yung ano. Pero ang learning dun, baka may hindi ka nagawa. Baka kulang yung skill set mo para sa kanila. Or hindi pa ikaw yung... Candidate na talagang gusto nila. At may mas magandang para sa'yo. Ganun din. Lahat to, hindi lang naman din siya para sa love life lang. Open din to para sa lessons ng buhay. Ganon din. Yung nabasa ako sa kanya. Yung sinasabi ko sa yung sa Facebook na hindi porke syempre yung past mo is hindi ka niya binibigyan dati ng ganito, hindi ka niya binibigyan ng flower, hindi ka niya dinadala sa mga ganito. Mm-hmm. Baka hindi siya yung tao. Hindi siya yung tao na dapat gagawa sa'yo. Hindi siguro siya yung tao na lugar para ikaw siya magdala sa'yo sa ganito, magbigay sa'yo. Yung saya na hinahanap mo, ay total mahanap ka. Parang ganun. Hindi naman. Parang ganun ba? Nabasag mo. Nakakainis. Nakita ko yung sarili ko. Nainis ako sa sarili ko. Nakita ko sa salamin. So, yun lang guys. Sana meron kayong mga natutunan. Kasi, bago tayo makalayo. Hindi ko naman sinasabing expert kami, pero sinishare lang din namin yung wisdom na alam namin. Kung sa tingin mo eh, para sa'yo yung ano, mga ano na to, well, salamat sa pakikinig, sa panonood, ganyan. Sa mga gustong pa ng mga ganitong topic, i-comment nyo lang yung mga gusto nyong para pag-usapan natin. Mm-hmm. Hindi pa tayo makalabas eh. Pag nakalabas-labas tayo, may iba yung content natin. Ang hirap lumabas na yan. Kaya ganito muna guys. Antay lang sa mga susunod pa. Bye-bye!